Gagawin tayo Samsung LCD TV. Yan, wala daw video. Baka ito lang, may gumagalaw. Baka dito lang. Yoy, tanggal na pala eh. So yan, no? Tanggal na natin yung tornilyo dito. Yan. Ngayon ng araw naman. Tapos yung tornilyo dito. Yan. Dito. Ito sira natin. Pindot, pababa. Yun. So, eh. Ito naman. I-lip mo lang pataas tong ano, lock para mahugot mo tong ano. Yan. Nag-release na. O yun. Pag sinuli, ganyan din. Tapos i-baba mo naman. Ito, pipindutin lang. Pindut lang, hila. Tunggalin na yung board. Yan. Tanggal lang board. Ito yung main board. So ito po, ito nahanap natin. Ito yung papalit. Ito yung... Ito naman yung sira. Ah, ito, tatanggal, oh. So, warak na siya. Basag na. Natanggal na rin natin sa board. Ito, dito. Hihinang natin. Ito na, imamount natin. Hinang na. Hinangan na natin. Siguraduhin na e-sentro. I-align mo ng maayos. Yan, naka-align naman siya. Kaya hinangan na natin. Magandang opposite ang paghihinang para ma-distribute yung init, hindi ma-overheat yung ibang side. Mga around 2 to 3 seconds lang ang ano, dampi ng bawat hinang para hindi siya matunaw. Pinanghinang natin, clear lang natin, linisin lang natin yan. Hinangan na natin lahat, so linisin lang yung mga residue ng mga solder, solder balls, solder splashes, and yung flux. Tapos sinangin, linisin lang to, clear lang to using brush or kung may special liquid na panglinis ng board. Check na natin yung result kung dapat walang naging shorted tayo sa resistance R1 or R10. Ba, mama.
So ayos naman, hindi short. PCB mounting. Wire harness connections. Okay. Check natin. Okay. Successfully repair. Now we're going to